guys, pinapakita lang namin yung hirap ng mga kababayan natin dito sa pagtatanim at pag-harvest ng kanilang mga ube. Potentially, talagang lalaki pa ito. Lalaki pa po yan. 10 kilos yung isa. Isang ano ube. Lang, 10 kilos na. 10 kilos, oo. Grabe, ha? Daan-daan lang sa pagbaba, sir. Oo. Tapos. Uy! What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. Alright mga kabidyo, nandito naman tayo sa Sitio Banaba, dito pa rin po sa barangay Sapang Uwak ng bayan po ng Porac at kasama natin si Little Boy, isa po sa mga nagtatanim din ng ube dito sa kanilang lugar at turuan mo ako kung paano mag-harvest ng ube, ha? Okay, tara! Guys, imagine oh, kung gaano katarik yung bundok na nilalakaran ng ating mga kababayang Aeta. Yung sakripisyo nila na makapagtanim ng ube para lang din may pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sana tulungan natin sila. Okay, sige, titignan natin. May nahanap na raw silang ube. Parang ube hunting tayo ngayon. Sabi ko nga, this is not a typical farm na makikita mo kagad sa tulad sa Kapatagan, makikita mo kagad yung ube, pero dito, kailangan mong saliksikin, hanapin. Asan na? Meron na po dyan? Ayan, sige nga. Ayan, oh guys. Oh. Ang aking videographer. Ayan. Nagpapakita na. Guys, after ilang minuto ng paghahanap, no, sa tinatawag nating ube hunting dito po sa kabundukan. Eh so far nahanap na nila yung ilan po nilang mga naitanim na ube. Unfortunately natamaan. No, pero matubig siya, sir, no. Ayun, natamaan yung ano, yung malakit. Madagta pa siya, no. Yun yung no? Malakit na ube. Oo, na sinasabi. Ngayon, kasalukuyang hinuhukay ni Ate Aisa. Dito 'yan. Sunod na 'yan, nakapababa 'yan, hanggang doon sa baba. So yun ang basis nila. Tapos meron din dito. Ayan, no? Yung hirap nga lang, ayan, yung paghuhukay. Ayan, no? Guys, pinapakita lang namin yung hirap ng mga kababayan natin dito sa pagtatanim at pag-harvest ng kanilang mga ube. Ayan po, siguro nakikita ninyo. Tignan nyo, ang lalim na ng hinuhukay nila kung paano mag-harvest ng ube. Hindi po basta-basta yung pag-harvest ng ube, hindi katulad sa Kapatagan. Dito talagang challenge. Nakita niyo yung terrain, dalisdis yung kabundukan, hindi siya patag. Ayan, ganyan po sila nag-harvest. Kaya pakiusap po namin na tangkilikin po natin yung produkto ng mga kapatid na ito. Yun, ang lucky! Pero dun sa tamang presyo. Yes, sir. Dito po, ang tawag nila, ubing barak. Anong ibig sabihin nun? Parang bayawak siya. Pero ang itong variety na ubi pong ito ay napakalagkit. Ito masarap. Yung, masarap, malagkit na ano yung barak. Ayan po. Ayun at ay nga no, juicy siya. Tingnan ano? Naman po ninyo, ayan no. Madagta pa. Madagta kaya ano, malagkit po yan, ayan, yung barak. Ayan. Hindi siya iba yung texture niya. Opo, yung kanina naman malagkit. Ito po yung malagkit na sinasabi. Barak, wow. Ayun kaya, ano yung na hukay nilang iba? So guys, no, we only show na sabi nga natin kanina, mahirap yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Sa process pala ng pagtatanim, eh talagang challenging yung lugar nila. At the same time, yung paghahanap, paghuhukay. Though, mas kabisado nila kasi sila din yung nagtanim. Pero yung panganib na pwedeng idulot sa kanila dahil talagang konting pagkakamali lang, pwedeng tumumba, pwede kang mahulog dito sa gilid ng kabundukan. But syempre on their part, mas kabisado nila yung lugar
Pero sa mga ordinaryong mga tao, mahirap. Kaya pakiusap lang po natin na siguro dapat suportahan po natin sila. Imagine, no, guys. Ito lang yung palatandaan nila. Dahil natuyo na, siguro nangamatay na. Pero dito sa loob, tuloy-tuloy pa rin yung process ng paglaki ng ube nila. Pero imagine, guys, ito yung palatandaan nila na may nakatanim na ube dito sa lugar na to. Tara, tignan pa natin yung iba. Ito, mas malaki raw yun dito eh. Ayan. Daan-daan lang sa pagbaba, sir. Oo. Uy! Daan-daan lang. Grabe! Ouch! Sakit. Imagine that. Para may hatid lang po sa inyo, itong kwentong ito, kailangan natin pagdaanan. Ito na, guys. Oh. Regulya. Ito po yung mga bunga niya. Ito, oh. Ito po ang bunga niya. Ito, pwede na rin itanim ito. Ayun, ay, malaki na yan. Kuha tayo ng pantanim. Ayan, malaki na yung bunga. Malaki na yan. Ayan. Pwedeng makahingi ng pantanim. Tanim natin sa... Ito, oh, guys. Ito, pwedeng pantanim daw ito. Mga bunga ng kanilang ube. Ito po, pag ito ang itanim mo, aabot ng isang taon. 12 months to 14 months bago ka mag-harvest. Okay. Hindi katulad po nung ulo lang ng ube. Ano po, matagal siya. Okay. 8 months lang, makaka-harvest ka na. Guys, oh, meron tayo. Ngayon, inaabangan natin yung nasa loob ng lupa. Kung malaki ba yan? Malaki yan, ate? Oo nga. Ay, ate ka. Pag ganito po ang bunga, asahan po ninyo na malaki po yung nasa loob. Nasa loob. Ngayon. Ayun po yung ano. Ayun, no. Yung okay. Nandoon. Sige, agis mo. Yung nadaanan kanina, ito. Ayun po, yan. Wow. Parang ano lang to, no? Siguro ang kalahating kilo. Higit po siguro. Ayun, kumusta po kayo? Okay naman. Okay naman. Si Kuya Boyet, kayo daw yung nagtatanim ng mga ube dito? Opo. O kumusta naman ang pagtatanim nyo dito? Kung ano rin po, medyo mahirap din po yung pagtanim po kasi nyan eh. Tsaka hinuhukay po kasi yung ano nyan. Yung pagtataniman. Ilang ano to? Ilan usually yung naitatanim mo dito na piraso? Marami rin po, sir. Kaya lang, kung konti lang po kasi yung binhi, konti rin po yung... Konti lang din. Pero usually, sir, umaabot ng mga 100, mahigit, o less than? Meron. Merong 100 ito kasi, nung, ano, mahigit na, ano, marami yun. Marami yung binhi na yun, eh. So, may mga 100 ube rito na nakatanim. Matagal na po kayo nagtatanim ng ube? Matagal na. Ilan taon na po ba kayo? 34 na nito. 34? Magkaedad lang kami ni sir. So, sir, kanina, paki-explain lang sa atin, iba-iba yung itsura. Ito, anong klaseng ano to, ube? Kinampay na variety. Yung kaninang unang nakuha natin? Malagkit. Malagkit. Wow. Ito naman yung parang barak. Oh, barak. Pero yung laman nito, pwede bang... Ano din siya? Pwede nga natin. Ayun. Ayan. Makulay din po yung ube. Parang kilampay. Pero malagkit. Malagkit din. Ito po yung bunga niya. Ayan po yung, ito po yung bunga nung kinampay. Ayan. Kung makikita nyo, talagang solid purple siya. Mag-compare po kayo dun sa ube na nasa Kapatagan. At saka yung ube dito sa kabundukan, hindi po ganito yung kulay ng ube na nasa Kapatagan. Wow! Malimit po, may puti-puti. Purple po siya sa gilid, puti yung loob. Pero yan po, makikita nyo, talagang solid purple. Galing, ito, yun yung, ito po yung barak na tinatawag na variety na malagkit. Ayan, ubing-ubi din po. Nice, okay. So, yung nakuha po ngayon, ito. Asan? Ito po, magkasama. Ito. No? Yan, magkasama niya. Ito po, magkasama to. Halos sobrang ito, laki. Kinampay po ito. So, isang puno lang yan, no? Isang puno lang po. So ito, sir, parang yan sa tingin po ninyo, parang nasa 8 months, natatamang gulang na to. Wala pa.
Wala pa. 6 months pa lang to, no boy. Ay, hindi, 7. Ano po sir, yung malambot po talaga yung lupa. Lalaki po yan sir, kulang pa po yan sir. Yeah, so potentially talagang lalaki pa ito. Lalaki pa lalaki po yan. Isang ano lang 10 kilos na. 10 kilos, oh. Grabe, ha. 10 kilos. Ito yung kasi sa lupa, sir. Magtanim mo matigas. Yes, so hindi siya ano. Hindi masyadong lalaki. Yes, yes, yes. So, ayun, overall, nagsasalita na si Boyet. No? Oo nga, kanina, nahihiya siya eh. Pero talagang ano lang, mga ka-video, no? Ramdam ko yung hirap ng ating mga kababayan dito. Yung pag-akyat pa lang, pagbaba dito sa bundok, hindi po matatawaran. At the same time, yung kasipagan po nila na magtanim, muntakin mong maghanap ng ano, ng ube dito sa kabundukan. Di ba? Kaya yung pakiusap ni Sir Chris kanina, sumusuporta ako doon. Salamat po. Oo. Na sana po ay bigyan naman po natin ng importansya yung mga kababayan natin. Not just only them, but to all farmers na nagsasakripisyo, no, para may pampamuhay sa kanilang pamilya. At the same time, matulungan nila yung pamilya nila na umangat din sa pamamagitan ng pagpa-farm. At the same time, parang way of living na rin nila. Before we end our video, ano po yung gusto nyong mensahe para sa ating mga viewers at the same time sa ating mga kababayan na Aeta na nagsasakripisyo, na nagtatanim ng ube dito sa kabundukan po ng Porac? Yun nga po, sinasabi ko kanina na nawa po ay tangkilikin po natin yung produkto ng ating mga kapatid na Aeta. Na, siguro naman po nakikita nyo the entire video kung ano yung hirap nila. No? Hindi po katulad dun sa kapatagan ng pagtatanim nila. Iba po yung pagtatanim dito. Ang pakiusap ko po ay supportan po natin yung ating mga small farmers, lalong-lalo na yung mga Aeta farmers, no? Kung gusto po ninyong mag-order ng ube, meron po kaming page. Paki-check na lang po yung Cabalen Aeta Farmers and Partners. Nandun po detail po kung magkano po yung price niya. Yung price po, paiba-iba gawa po ng, depende po kasi sa market ng ube. So, lahat po ng mga ube na ibinebenta namin ay nanggagaling po sa mga kapatid na Aeta at kinukuha po namin sa tamang presyo, hindi po dun sa paluging presyo. Yung sa tamang presyo po na kumikita po sila, hindi po sila lugi. At the same time, hindi na po sila nahihirapang bababa pa magbebenta sa kapatagan. Kami na rin po ang kumukuha rito through Cabalen Aeta Farmers. At isa po si Maring Aiza sa mga officers ng Cabalen Aeta Farmers. Ang pag-iusap po namin ay yung nawa po tangkilikin po yung sa tamang presyo halaga na yung deserve nila. Nakikita naman po ninyo yung hirap. At ang pagkakaiba po ng ube ng kapatagan at saka dito, yes, 100% mountain grown, organic and natural grown. Wala, yes, pong halong anumang chemical. Yes. Walang abono or anuman dyan. Siguro man meron dyan yung ano, yung may maano ka lang dito, mga tain ng kalabaw, yeah, pampataba. Pero other than that, wala po. At magkumpara po kayo dun sa mga binibili yung ube, ayan po, nakikita nyo, solid purple, tsaka dun sa kapatagan. Kaya po, iba po talaga yung presyo ng mga kapatid na Aeta dun sa commercial ube. Kasi po ito, hindi po talagang commercial ube. Talaga po, yung sa farming nila ay yung natural process po. At tayo po yung nagpapasalamat kay Sir Chris para sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na ma-feature ang kanilang kwento. At the same time, itong ating mga kababayan na mga Aeta dito sa Porac, Pampanga. At nakita naman po natin yung hirap, sakripisyo po ng kanilang pagtatanim. At again, sabi ko nga, we are in support with the advocacy of Sir Chris na tulungan yung ating mga kababayan dito po sa bayan po ng Porac. Sa lahat po ng ating mga kabido dyan na may mga kwento tulad po nito ay pwede po nating ma-feature yan sa pamamagitan po
ng pag-message nyo po sa aming Facebook page, Avidio Stories. At the same time, pwede rin po kayong sumuporta sa ating YouTube channel, Avidio Stories. Pwede nyo i-share, i-like, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang videos and stories na i-feature po natin sa mga susunod na araw. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Avidio Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising, mga ka-video. Sir, maraming salamat. Maraming salamat po. God bless us all po. Bye! Mga ka-video, kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Avidio Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na Avidio Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong ka-video, Art Sinubago, hanggang sa muli. Ito ang Avidio Stories.